Hello guys! Ako ay nagbabalik na naman sa ating vlog. Hindi ito daily, monthly vlog. So ayan, kumusta kayong lahat? Kami ay kakatapos lang magkasakit. Kami ay kami ng aking husband after naming mag holiday. After first day namin makabalik, wala pa. Pero nung second day na pagkabalik namin, which is yesterday, na food poison kami, guys. Yes, na food poison kami. Parang sa tingin namin, sausage ang culprit. Kasi yun lang naman yung kinain naming magkaparehas kaming and after nun, tanghalian namin yun, parang yun, pinaglutuan ko siya ng sausage, yung mga cocktail sausage na maliit, niluto ko yun. After namin makain, ako feeling ko iba na yung pakiramdam ko, and then siya din pala. Pero nung bandang gabi pa namin sinabi namin, sabi ko sa kanya, hindi maganda yung pakiramdam ko, and siya nga din daw. And then so ayan, natulog na kami. And then pagkatulog namin, midnight siguro, mga alauna imedya, ayun, doon na nag-start yung pagsusuke at pag susuka. Nagsukat tayo talaga kami parehas. At the same time, ako yung nauna, and then after ko, siya din. So ayun, halos wala kaming tulog nung time na yon. Hindi rin siya nakapasok kasi Monday, Sunday ng gabi nangyari yon, and then Monday may pasok siya. So hindi na siya pumasok kasi hindi niya talaga kaya, and siya nilagnat pa. Buti naman ako, hindi ako nilagnat. Basta sukat tae lang talaga. And then ayun ang nangyari sa amin. And then maghapon lang kami kahapon, mula morning hanggang gabi talaga, wala kaming ginawa kundi nakahiga lang kami. Babangon ako pagka yung kukuha ng tubig, and then kukuha ng gamot. And then ayun, uminom lang kami ng paracetamol kasi sobrang sakit ng katawan namin. Siya nga nilagnat pa, ako naman hindi, pero yun, sobrang sakit ng katawan ko. And then ayun yung nangyari sa amin. Mukha ba akong una, no? So yun yung nangyari sa amin. And then wala kaming kain, ang kinain lang namin, ako naglugaw ako, and then ito, may natira pang lugaw, so ito pa rin yung kinakain ko kasi feeling ko walang gusto yung shan ko nakainin, kundi lugaw lang. Ito, lugaw na may asin. Ayan lang ang kinakain ko. And then, ngayon, nakapagkape na ako kasi kahapon talaga hindi ko kayang magkape. And then, ayun, gabi namin, kinain. Gabi kami nakakain. Siguro bandang mga alas 8, nung feeling namin medyo okay na kami. So, yun, pinag oatmeal ko siya. And then ako naman nga, itong nagluto ako ng lugaw. So ito lang yung kinakain namin. But now we are okay, we are fine, and siya balik trabaho na ako. Wala pa akong trabaho hanggang bukas, and then Thursday ang balik ko sa trabaho. So ayun, buti na nga lang wala akong work. So kung hindi, absent na naman ako. Pag naman sick leave, wala namang pay dito. So ayun nga, buti na lang talaga. And buti na lang talaga is okay na kami ngayon. And ayun, yun ang hirap dito, guys. Maraming, masyadong maano ang food poison ba? Ano ba ang tawag doon? Kain tayo kasi lumalamig na ang aking ang aking lugaw. So yun nga, parang first time na mangyari sa akin na mag-food poison ako. Kasi sa Pinas, meron yung mga time na pag kumain ako, parang nagtatai ako. Pero wala naman suka. Hindi naman siya tai suka. So siguro food poison na yun, pero hindi ganun kalala. And then siguro immune na din ako sa mga ganun, sa mga ganong
ano man tawag nun sa mga ganun na pagkain, 'di ba? And then ayun nga, na-realize ko lang na dito kasi medyo strict talaga sila sa ano, sa food hygiene. Sobrang kaya si Mr. hindi siya kumakain basta-basta ng mga iniinit lang. Eh ako, tapos ako pinagsasabihan niya, huwag ka kumain yan, huwag mo nang kainin yan kasi 2 days na yan. 2 days na daw sa ref, ganyan. Hindi pa, 2 days na daw siya sa ref and then baka daw ma-food poison ako, sabi niya ganyan-ganyan. And then ayun, sinabihan din niya ako kahapon na, ito yung sinasabi ko sa'yo na kaya natatakot ako na kumain ka ng mga iniinit na pagkain kasi ito nga yung mangyayari sa'yo. So, iba talaga yung feeling, parang may trangka, suba. Pero hindi naman sumakit yung ulo ko or anything, basta yung sobrang sakit lang talaga ng katawan ko. And yun nga, nakakapanlambot. And then, ayun nga, sobrang ano nila dito, sobrang stricto nila sa mga food Cameroon, ganyan. Kasi nga, meron pa, ang ginagawa pag nag-iinit is kailangan meron pa talagang temperature. Dapat i-check mo pa yung temperature, kung tama yung temperature, dapat above 75. Ganun din kasi sa ano ko, sa trabaho ko. Kaya pag nag-iinit kami dito, meron kaming temperature checker sa ano, sa food. So, dapat above 75 talaga, ganyan, para safe kainin. Yung mga ganun-ganun ba? Kasi nga, sobrang, ewan ko kung sa sobrang strict sa food hygiene or mahina lang talaga yung immune system ng mga tao dito. Mga tao dito sa basta yung sa mga pagkain. Diba sa atin, diba? Sa Asian, talagang madaming pagkain na kinakain natin na wala namang nangyayari sa atin. But dito, mamali lang ng kain talaga is, oh my God, iba yung magiging pakiramdam. Kaya siguro, ayun din yung kinakatakot ko kasi sabi nung ibang mga Filipina na mga yung matagal na sila dito and then pag bumalik sila sa Pilipinas, kainin nila yung mga dati nilang kinakain na pagkain. Yun, na-hospital sila na parang na-food poison. Which is, hindi sa kaartihan, hindi talaga siya sa kaartihan. Feeling ko, bumababa yung immune system ng mga nandito. Kasi iba na yung pagkain na kinakain namin, iba na yung mga food na, ano mo yun, iba na yung mga ingredients ng food, iba na. And then, sabi ko nga kay Mr., gusto ko pa rin kainin yung mga ginagawa kong, parang yung mga process na ginagawa ko sa Pilipinas is gusto ko pa rin gawin dito kasi nga, baka mawala yung immune system ko pag bumalik ako sa Pilipinas. So, ayun, totoo pala yun, guys. So, yun, na-realize ko lang. Hindi ko alam, maybe that's true, maybe that's, pero feeling ko talaga, totoo talaga yun, ganun talaga na pagbalik mo sa Pilipinas is mahirap. Mahirap talaga na basta ka nalang kakain ng mga Pinoy food, lalo na siguro sa mga street food. Kasi dito, guys, ang mga street food nila is meron talaga silang kailangan pumasa sila sa food hygiene. Hindi ka pwedeng yung gusto mo. Ah, gusto kong magtayo ng sari-sari. Gusto kong magtayo ng merienda. Gusto kong magbenta ng merienda dyan sa labas namin. Ganyan. Diba sa atin, parang kukuha ka lang ng... Pag hindi naman malaki yung kinikita mo, hindi mo na kailangan kumuha ng mga certificate. Ganyan. Pero dito, guys, kung ano yung process ng malaking restaurant, ganun din ang process dito ng mga maliliit na kuwari vendor ka lang, mga street vendor, pero wala akong masyado nakikita ng street vendor dito. Ganun din ang process. So maliit man or malaki, kahit yung ano mo yun, kahit yung homemade, pagka ang pag-check nila is parang malaking restaurant din. So, siguro yun yung pagkakaiba sa atin. And kaya yun, nawawala yung immune system natin sa mga anong pagkain. So, ayun lang yung ma-share ko sa inyo. So, ayun, siguro, yun nga. Kasi sabi,
Nung iba, arte naman ito. Ang arte naman yan, napunta lang sa ibang bansa, ayaw nang kumain ng ganyan. So, siguro nag-iingat lang din sila na ayaw nilang ma-food poison. Kasi nga, syempre, nagbakasyon sila doon. Gusto naman nilang ma-enjoy yung bakasyon. Ayaw naman nilang, hindi naman sila umuwi doon para yung ma-food poison at ma-hospital, magamit nila yung bakasyon nila na dapat nag-i-enjoy sila sa, imbis na nag-i-enjoy sila sa hospital sila, di ba? So, ayun, ganun pala yun, guys. Now I know. So, ayun. Ang dami kong gagawin ngayon. Ang haba na ng kwentuhan natin. So, babalik ako later. Kasi, madami tayong gagawin. Madami akong gagawin. Wala akong nagawa kahapon and ang dami, tambak na naman ang labahin ko, ang urungin, ang linisin. Tapos sabi naman ni Mister, wag daw akong gumawa ng masyado. So, take it slow, ganyan. And then, mag-edit pa ako ng video kasi hindi rin ako nakapag-edit ng video kahapon. So, ayan, ang dami ko talaga gagawin. Busy tayo ngayon, guys. So, ayan. Cheers! 'Yan guys, ito na yung pinakamasakit na part kasi yung mga niluto ko last Sunday is itatapon ko. Nagluto ako ng rice pero itatapon ko na rin to kasi sabi ni Mister, itapon ko na kasi delikado kasi nandito lang siya sa labas, hindi ko siya ni-ref, and then also itatapon ko rin yung laman ng ref kasi nga ililinisin ko, and then ayun, magpapanibagong stock kami kasi hindi pa kami nakakapag-grocery din. Baka mamaya mag-grocery kami pagka okay na yung pakiramdam namin kasi supposedly mag-grocery kami yesterday pero yun nga, nangyari nga yun. So ayan, hindi kami makapag-grocery, and then eto, nagluto pa naman ako ng sopas. O, di ba, ang daming sopas na matatapon. Kasi ayaw din, yung feeling ng sigmura ko is ayaw niya. Pag iniisip ko na, nangyayari ba sa inyo yun? Pag iniisip niyo nakakainin niyo yung isang pagkain, and then para kayong naduduwal. Siguro ayun, kasama pa din yun siguro sa food poison na eme-eme, ba? Basta yun, ang pakiramdam ko. So, itatapon ko na lang din siya para yun, natakot na din ako sa baka magka-food poison ulit. So, yan. Kahit masakit sa damdamin, itatapon ko na rin siya kasi hindi ko na rin siya makakain kasi ilang araw na to, 2 days na. And then, ayun, hindi ko siya bet kainin. Ang bet ko lang talagang kainin is lugaw na may asin. So, ayan, itatapon na natin. My gosh, sayang. Sayang ang ating pagkain. Nakakahinayang ang pagkain pag tinatapon. Kasi dadalawa lang naman kami. Minsan, ang dami namin naluluto. Si Mister naman, ayaw na din niyang kumain ng sopas kasi inaatake siya ng acid. So, hindi na pagka yung, di ba, yung milk. Kaya ayaw na din niyang kumain. So, ako na lang yung kakain. Nag-crave ako nito nung Sunday, pero ngayon, ayaw ko na. So, ayun, sayang naman kung meron akong aso dito. Papakain ko na ito. So, ayan. Sayang na sayang. Kakainis.
Sinarapan ko pa naman ito. Ang dami kong gatas na nilagay. Tapos, nilagyan ko rin ng patis. Kasi usually, dati nagluluto ako ng walang patis kasi nga si Mister kumakain. Pero nung tumagal-tagal na, ayaw na niya kasi ina-acid na daw siya. So, ayan. Kinakain ko all by myself. So, ayan. Diba? Tingnan nyo naman. Sayang na sayang. Masakit man sa loob ko, pero kailangan para na rin sa aming kalusugan. Mahirap pa namang magkasakit dito. Napakahirap kontakin ng doktor. Kailangan mo pang katatawag ka alas 8. Kailangan mo tumawag ng alas 8 para magpa-appointment within the day. And then, i-hold ka ng mga 30 to 45 minutes para lang masagot yung tawag mo. Kasi sabi, is madaming tawag, ganyan-ganyan. Dami silang tawag, charot lang. Yeah. And then, pag umabot ka ng 9 o'clock, kahit tumawag ka ng alas 8:30, tapos inabot ka ng 30 minutes, 35 minutes sa pagkaka-hold. Pag in-answer nila yung phone within, yun nga, outside na 9 o'clock, pataas na, hindi ka nabibigyan ng appointment. O, diba? Ganun dito, guys. Kaya, mahirap talaga magkasakit. Napakahirap. And then, yung mga ano pa is ano ba tawag doon? Hula, parang nanghuhula na lang ng sakit mo, sabi. So, si sir sabi, ayaw niya nang nag-aano sa doktor. Kasi sabi niya, nagpa-check up ako. Tapos ako ang tatanungin kung ano ang gagawin sa akin. So, doon siya talaga naiinis. And then, ayun nga, ganun nga sila. Naranasan ko na rin yan. Na nagpa-check up ako ng kasi madami akong rashes sa mukha dati na naging parang eczema, ganyan. And then, ang sabi, ay baka sa ganito. Puro sila baka, wala silang concrete na kung saan nang galing. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong pinagmumula ng, kung ano yung nagtitrigger sa eczema ko. Kung eczema ba to o psoriasis, hindi ko alam. So, ayan guys, o diba? Struggle is real talaga dito. Akala nyo masarap ang buhay dito. Hindi po. Hindi po ganon. So, ayan. Lilinisin ko lang to and then babalik tayo sa living room. So, ayan. Back to living room na tayo. Kung nakikita nyo, nasamsam ko na ang mga sinampay ko sa kitchen. Kasi, hindi ako masyado nagde-dryer. Parang ini-spin. Binibigyan ko lang ng 12-minute spin at saka ako isasampay. Kasi, merong radiator doon. So, yung radiator, ino-on namin yung heater is mainit siya. So, yon. Para double purpose and para makatipid na din sa kuryente. O, diba? Kasi, mahal ng kuryente dito, guys. Dito is parang 150 pounds. Magkano yun? 150 pounds. GBP to BHP. So, yun. 9,800 kada buwan. So, yun. Parang fix yata yun. So, ayan. Nandito na ako ngayon sa aming living room. And magliligpit ako nito later after ko mag-edit. Mag-edit muna ako ng mga video kasi ako ay natatabunan na ng mga edit. And then, ayun. So, masagot muna ako ng mga question dito sa ating mga visa application kasi marami pa rin nagtatanong. Madami pa din confused na mga tao kung paano yun nga, paano mag-process ng mga visa, mga ganyan. So, ayan, sasagutin muna natin sila. And, ayun, nakakatuwa rin na nakakatulong tayo sa kanila kasi pinagdaanan din natin yun. Pinagdaanan ko rin yun and I know the feeling. The feeling, charot!
So ayan, ako ay mag mag-edit muna. And then ayun. Babalikan natin tayo. Babalikan mo kayo later. So ayan, guys. So ayan, guys, I am back from the town kasi sumama ako kay Mr. at meron naman siyang appointment. Sumama lang ako kasi bumili ako ng pagkain namin for today kasi wala kaming pagkain at yung mga pagkain sa rep is pinag tatapon ko na, and also wala rin talaga kaming kakainin kasi yung mga nandun is mga leftover. So nagpunta ako ng MRS habang siya ay nag-a-appointment. So ayun, bumili ako ng tortillas kasi nag-request na naman ng aking mister ng nachos. Bet na bet niya ang aking nachos. And then ayan, bumili ako ng garlic bread. And then smoothie. And then bumili ako nito ng salt and vinegar. Hopefully ganito yung nakain ko sa nung nagpunta kami ng ng Wales. Sana ganito yun kasi ang sarap niya. Feeling ko masarap siya sa kanin and suka. Yummy. Ano siya? Salt and vinegar flavor. Para ba siyang ano ba yun? Yung vinegar pusit, kung meron pa dyan sa Pilipinas, or what do you call that? Yeah, parang ganun yata. Yeah. And then ayan, bumili ako ng fries ni Mister. And then mushroom arancini. So ayan, and then mac and cheese bites. And then bumili rin ako ng lasagna kasi gusto daw niya ang lasagna. So ayan, nagka-crave siya sa lasagna. And then bumili rin ako ng dalawang pizza kasi ito yung naka-meal deal nila. Dalawang pizza and dalawang side. Oh my god, I forgot to get a garlic and herb dip. Oh, magagalit sa akin. I forgot. So ayan lang naman yung napamili ko, and then sumaglit din ako sa charity shop. Oh, di ba? May nabili akong ganito lagayan ng mga kung anik-anik. So ayan, £1 lang siya. And then nakabili rin ako ng, teka, i-preheat muna natin ang ating oven. So ayan, bumili rin ako ng mga pantalon. Ayan, o, diba? Diba? Next na pantalon for only £2. So, ayan, mga parang, ano bang tawag doon? Yung high waist ba tawag doon? So, ayan, getting ready for summer. Char! So, ayan, nagre-ready na tayo for summer. And then, also, this one, binili ko rin siya. So ayan, £2 din siya. Parang ganun din, parang high waist din siya. Kasi nakikita ko yung mga Asian dito, mga naka high waist sila. So ayan, makiuso tayo. Kasi diba, uso na yun. And then ayan, bumili rin ako ng mga pang mga blouse na 3 for £1. So ayan, o diba, bet na bet ko talaga yung mga ano doon, yung mga ano bang tawag doon, mga damit kasi ang gaganda ng tela. Pati et, tingnan mo to, oh, M&Co. Ayan, pang mga pambahay ba, pwede na siya pambahay, di ba? Tapos ito, essential collection, 100% cotton, o, di ba? Ang gaganda ng tela niya, ang lalamig. So ayan, o, oh, diba? And then this one is Spira. I don't know what does it mean. So ayan, medyo malaki to, so but that's alright, pambahay lang naman. So ayan, bet ko tong mga ganito kasi pag nandito sa bahay is medyo malamig din. So hindi ko na kailangan mag jacket or anything. Yan lang susuot ko, long sleeve. And then itong mga
ito is for summer ek-ek, o, diba? So, ayan. Ben and casual. Something like that. So, ayan. O, diba? Ganda. So, ayan. Ayan lang naman yung napamili ko kasi 30 minutes shopping lang ang ginawa ko. So, nagmamadali nga ako kasi kailangan ko rin umuwi agad. So, ayan. Ayan lang naman. And then, ayan, magluluto. Magluluto na ako ng pizza para makakain na kami at gutom na kami. Hindi pa kami nagla-lunch. Anong oras na mag-alas 3 na pala. So, ayan, babalikan ko kayo later. Pag ako ay natapos ng mag-ayos din dito. And, ayan, hindi pa rin ako tapos mag-laundry. Kasi, ang nandun na sa laundry is yung kumot naman kasi hindi pwedeng pagsabay-sabayin yung mga punda, mga bedsheet kasi masyadong mabigat. So, ayan. Ayan, guys. So, update ko kayo later. So, ayan, guys. Nandito ako sa aming bedroom and kasi ako ay nagtiklop ng mga damit. And then, ayan, nalaban ko na rin ang aming bedsheet. Medyo lukot-lukot pa siya. Hindi ko na siya pinlansya kasi mauunat din naman niya sa katagalan. Diba? So, ayan. And then, natiklop ko na rin partially ang aming mga damit at ilalagay ko na sa drawer. Oh, ang lamig. Ba't ba ako biglang nilamig? Lagay ko na siya sa drawer. At meron pa akong isang bag na ano. May isang bag pa ako na ligpitin, guys. So, ayan. Ito na lang muna ang inuna ko kasi ito yung nakakalat dun sa living room. Doon ko talaga siya nilagay para maano agad, mailigpit ko agad. So, ayan. And then, ayun. Hindi ako nakapaglaban ng mga damit. Ang nalaban ko lang is itong bedsheet, yung punda, itong, ano ba tawag dito? Yung ito. Yung sa kumot ba? And then, yung pangsapin pa sa kumot kasi doble-doble ang nakalagay dito. Meron pa kaming yung ganito, bukod pa yung bedsheet. And then, meron pa akong ipapatong dyan mamaya, which is, nasa washing machine pa din, na dryer ko pa. And then, yun, kasi medyo malamig pa rin, but, pagka uminit na, tatanggalin ko na siya. So, ayun, nakapagligpit na ako ng mga damit. Kasi ba't ganun, ano, pagka yung naglalaba, laba ka lang ng laba, tsaka na yung ligpit. Kaya hindi ko na rin naliligpit minsan yung mga damit ko, yung mga nilalaban ko. Kasi nakakatamad. Aminin nyo yan, tinatamad din kayo minsan, or palagi, pagtitiklop na ang pinag-uusapan. Aminin. So, ayan. And then, ayan, nakapag-edit na din ako ng vlog and nakapag-upload na rin ako. And then, nakapag-edit pa ako ng isa pa. So, bali dalawa yung na-edit ko. Napaka-productive ng araw na to. Pero, na-realize namin ni Mister na hindi pa rin kami masyadong okay. Kaya, nakasalamin ako, guys, kasi kaka-edit ko lang ng video. So, habang nagsisave, sabi ko, ilalagay ko na tong mga natiklop ko sa drawer. So, ayan. And, i-end ko na din ang vlog para makapag-beretan. Kasi si David naman, habang nag-aayos ako ng habang nag-edit ako, siya naman is naglilinis ng gitara din sa living room. So, ayun. So, yun nga. Yun ang aming ganap ngayong gabi. And, ayan, i-end ko na tong video kasi
2 minutes na lang ang natitira sa aking sa aking memory. So ayan guys, thank you for watching and then thank you sa pagsama sa amin, sa akin sa araw na ito, and sana ay nag-enjoy kayo kahit dito lang tayo sa bahay. Kahit balik bahay ang vlog natin. And ayun, thank you for watching, and if you're not a subscriber yet, please like and subscribe. Thank you guys, and ayun, bye-bye.